Mariana. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga overseas Filipino workers ang tulong at proteksyon para sa kanila at kanilang pamilya. Samantala, naihatid sa kanyang huling hantungan ang OFW na ginahasa at pinatay sa Kuwait. May ulat si Joshua Garcia. Naging emosyonal ang paghahatid sa huling hantungan kay Julie Biranara, ang OFW na ginahasa, pinatay at sinunog sa disyerto ng anak ng kanyang amo sa Kuwait. Inilibing si Julie kahapon sa Golden Haven Cemetery sa Las Piñas City. Kasama sa mga nakipaglibing, si Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio. Siniguro ni Administrator Ignacio na patuloy nilang tutulungan ng pamilya Ranara sa kanilang mga pangangailangan at pagsisikap na makamit ang katarungan sa tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan. Ang susunod na hakbang natin ay yung hustisya na hinihiling at kailangan na maibigay sa pamilya at kay Jollibee. Of course, all will be in full support of all the steps to be taken by the DMW and the DFA and the government. Kabilang sa tulong na ito, ang pagkakaloob ng bahay sa mga naulila ni Jollibee na iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na bibigyan ng proteksyon ang mga OFW tulad ni Ranara. Ang tanging maisusukli ko sa inyong hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan ay masiguro ko ang inyong proteksyon, ang inyong kalagayan at ang kalagayan ng mga naiwan ninyong pamilya sa ating bansa. Papagandahin din anya ang ekonomiya upang wala ng Pilipino ang magtatrabaho sa ibang bansa dahil sa matinding pangangailangan. Josh Garcia para sa Bayan.